The Anger with Strange Feelings, Part 4. Reyna! Malakas na tawag ni Nathan sa pangalan ng dalaga na ikinalingon niya. Itinigil nito ang sasakyan sa tapat niya. Pagkatapos ay mabilis na bumaba mula roon. Reyna, bakit ka naglalakad? Nasa si Carding? Bakit hindi ka nagpahatid? Nasaan ang kotse mo? Sunod-sunod ang mga tanong nito sa kanya. Kailan ka dumating? Sa halip ay tugon na Reyna na natutuwang niyakap ang kaibigan na ilang buwan din niyang hindi nakita. Kumusta ka na? Huwag mong sagutin ang tanong ko, Reyna. Nasa kislap ang mga mata nito ang pag-aalala. Gusto ko lang maglakad. Naging mailap ang mga mata ni Reyna na ikinakunot ng lalaki. Ang totoo, walang kahit anumang natira sa kanya. Ayaw niyang magsinungaling sa kaibigan, pero hindi niya gustong kaawaan siya nito. Are you okay? Umalik ito kaagad sa bansa nang mabalitaan ang nangyari sa Don. Masyado kasi itong naging abala sa pag-aasikaso sa mga negosyong naiwan ng mga yumaong mga magulang, kaya't malimit na rin itong kinukumusta ang kaibigan. Hindi rin nakaligtas dito ang pangangayayat at pangangalumatan ni Reyna. Sa nakikita ngayon ni Nathan ay ibang-iba ang dalaga kumpara sa Reyna na kilala nito noon. Napakalaki ng inihulog ng katawan ng babae. Wala na rin ang kislap sa mga mata ng kaibigan na dati ay puno ng mga pangarap. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Pilit na pinasigla ang boses upang itago ang pait na nadarama. No, you don't look okay. You're not okay, Reyna. Pagod lang siguro. Pero wala ka naman dapat ipag-alala eh. Nagulat na lamang si Reyna nang bigla na lamang siyang yakapin ng lalaki. Pero agad din siyang kumalas sa pagkakayakap nito sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw niya maging emosyonal. Lalo pat nasasabik din siyang muling makita ang kababata. Masaya ko't nakabalikan ha, Nathan. Kagat ang ibabang labi, tila ba sa pamamagitan niyon ay mapigpigilan niya ang huwag maiyak ang namumuong luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Kailangan ko nang umalis. Napabuntong hininga na mabilis na hawakan ni Nathan ang braso niya. Ihahatid na kita. Baka makaabala pa ako sa iyo. I insist. Pero... Get in, Reyna, o baka gusto mong buhatin pa kita papasok ng kotse. Seryosong sabi ni Nathan. Sige. Hindi na niya tinutulan ang paanyaya ng kaibigan. Pabor na rin iyon sa kanya. Kailangan niya magreserba ng lakas para sa iba pang ipag-uutos ng bagong may-ari ng lupain nila. Kamusta na nga pala ang Don? Muli, hindi nakaligtas sa sulok ng mga mata ni Nathan ang pagguhit ng lungkot sa maamong mukha ng kababata sa pagkakabanggit sa pangalan ng matanda. Stable si Papa, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagkakamalay. Huwag kang mag-alala, malakas ang papa mo. Naniniwala ako na nalalampasan niyo ang pagsubok na ito. Sinadyang pasiglahin na Nathan ang tono ng pananalita, marahil ay upang pagaanin ang kalooban niya. Dadalaw nga ako sa kanya bukas sa ospital, baka gusto mo sumabay. Lumarawan ang sigla sa mukha ni Reyna sa tinurang iyon ng kaibigan, ngunit agad din naman napawi nang maalala si Froilan. Kailangan muna niyang magpaalam dito bago niya madalaw ang ama. Hindi pwede, baka kasi late na ako makadalaw kay Papa. Pigil ang mga luhang sagot ni Reyna. Pakiramdam ni Reyna, nagbabara ang lalamunan niya at naninikip ang dibdib niya sa mga sandaling iyon. Gustong gusto na niyang makita at mayakap ang ama, subalit wala siyang magawa kundi ang sumunod sa mga utos ng binatang amo. Kung ganon, hihintay na lang kita para sabay na rin tayong makauwi. Salamat na lang, Nathan, pero gustuhin ko man ay hindi maaari. Tell me, is there something wrong na hindi ko nalalaman? Matalim siya nitong tinanong, tinitigan at tila inaarok ang nilalaman ng isip niya. Magpumipigil ba sa'yo, Reyna? Ipapakilala ko nga pala sa'yo ang bagong may-ari ng asyenda. Parito na rin siya ngayon.
Pag-iiba niya ng diskusyon upang huwag nang mangulit ang lalaki. Kumusta naman ang pagtrato sa'yo ng bagong may-ari ng mansyon? Lihim na napatiimbag ang si Nathan. Huli na nang malaman nito na naibenta niya ng don ang ari-arian si iba. Walang nabanggit sa kanya ang matanda tungkol sa paggalugi at pagkakasanla ng hasyenda. Marahil kung nakauwi lamang ito ng maaga at naisasalba pa ito ang hasyenda. Pero huli na ang lahat. Ngunit gagawin nito ang lahat para matubos ang mga ari-arian ng doon. Pangalawang ama na rin kasi ang turing nito sa doon. Ganon din naman ang matanda. Ito na ang tumayong ama ng binata, buhat ng yumao ang mga magulang. Bahagyang natahimik ang dalaga. Tinatantya kung ipagtatakat ba sa kaibigan ang kalagayan niya. May problema ba, Reyna? Muling tanong ni Nathan nang hindi siya kaagad makasagot. Ha? Maayos naman ang pagtrato niya sa amin ngayon sa mansyon, Nathan. Sinadya niyang ibaling sa ibang direksyon ang paningin upang hindi siya nito mahalata. Magtatanong pa sana ang binata ngunit natanaw na nila ang mga magsasaka. Kumakaway pa sa kanila ang ilan na tila ba nakilala kung sino ang sakay ng magarang sasakyan. May ngiti sa labing sinalubong ng mga tauhan sa asyenda ang dalaga. Natutuwa silang makita ang nag-iisang anak ng Don. Bukod sa kagandahang pisikal, ipinarisan din ang pagkakaroon ng busilak ng puso. Kaagapay niya ang ama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy rin niya ang hadikain ng yumaong donya na tumulong sa mga kabataan kapos sa palad na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin siya tulad ng ibang mayayaman na mapagmataas at mapangmata sa mga dukha. Subalit nakakalungkot isipin dahil hindi na siya ang nagmamay-ari ng hasyenda ngayon. Umalingaw ang boses ni Freyland sa buong kabahayan mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Galit ang tinig nito habang tinatawag ang pangalan niya. Naramdaman na naman ni Reyna ang biglang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Ano naman kaya ang nagawa niyang pagkakamali? Hindi pa man niya ito nakikita ay nararamdaman niya ang galit nito. Ano naman kaya ang ikinagagalit ng lalaki? Magalang na nagpaalam si Reyna sa kanyang yaya upang pantahan ang tila tigring lalaki. Hindi na niya hinintay na makasagot ang may edad na babae bagkos kaagad na siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Freyland. Iha! Tawag ng Yaya Dolores niya ngunit hindi na niya ito nilingon sa halip ay nagtutuloy-tuloy na siya sa ikalawang palapag. Hindi nalingid sa kaalaman ng mayordoma ang tungkol sa lalaki sapagkat naikwento na rito ng mga kasambahay ang tungkol dito at kung paano nito tratuhin ang kanyang senyorita. Napailing na lamang ito. Awang-awa sa kinasapitan ng mag-ama. Kung sino pa ang mabait, ayun pa ang sinusubok ng Diyos. Tila bulkan na gustong magbuga ng apoy ang mga mata ni Freyland. Madilim ang mga mata at maitim ang pagkakatitig nito sa kanya na lalong nagpapatindi ng kaba at takot sa dibdib niya. Sa pakiwari niya ay gusto na siya nitong lamunin ng buhay. At anong ibig sabihin nito, Reyna? Sinusubukan mo pa talaga ang pasensya ko, ha? Sambulit nito. Hinablot ni Freyland ang braso niya at ipinamukha sa kanya kung gaano karami at kakalat ang silid. Dumagundong ang boses ni Freyland sa loob ng kwarto. Bakit hindi ka naglinis dito? Sapilitan siya ni Freyland hinila papasok sa banyo upang ipakita sa kanya ang dumiroon at basang sahig na ito rin ang may kagagawan. At anong masasabi? Katulad noong una, napatigil ito sa kaligitnaan ng pangungusap. Shit! Lihim na napamura si Freyland nang paglingon nito ay saktong nagtaman ang kanilang mga mata. Nakayoko ito habang nakatingala naman dito ang babae. Tila naulit ang ganong eksena sa pagitan nilang dalawa. Their lips are almost touching but not kissing. That certainly makes him feel so enraged for the fact that he felt the rapid arousal of his masculinity inside his pants. He can smell her sweet feminine scent. Naaakit na rin itong hawakan at haplusin ang maganda at maamong hugis ng pusong mukha ng dalaga. He almost left the real world because of that. Nanonood iyon sa ilong ni Freyland at tila gusto nitong pumikit at samyuin ang halimuyak niyon.
Kanina sa kotse ay sobra-sobra ang pagtitimpi ang ginawa nito para huwag kuyumisin ang balikat at parusahan ang mga labi ng dalaga. Ngunit tulad pa rin ng dati, sinuway ni Froilan ang sarili sa kadahilan ng hindi ito maaaring makaramdam ng ganoon para sa babae. Marahas ni Froilan binitawan ang braso niya. Tila mapapaso sa simple at di sinasadyang pagdedikit ng kanilang mga balat. And damn, because he was affected by that. What the hell is happening to him? This can't be. There's no way he'll tolerate this kind of feelings towards her. No. Gustong pumatak ng mga luha sa sulok ng kanyang mga mata, pero ayaw niya ulit iyong makita ng lalaki. After all, this bachelor doesn't care about her. E bakit nga naman ito magkikare sa kanya? Sino ba siya sa akala niya para isipin ito? Nanlumo si Reyna nang mapagmasdan ang kabuuan ng silid. Kasalanan niya ang lahat. Ang totoo ay nawala sa isip niya ang paglilinis ng kwarto ni Froilan ngayong araw. Naisip kasi ni Reyna na mainit ang panahon at malayo ang lalakarin niya papunta sa taniman. Kaya pagkatapos niyang mag-amulsal ay hinanda na niya ang sarili sa paglalakad. Nakalimutan niya ang tungkol sa paglilinis sa kwarto ni Froilan. Ayaw man ni Reyna lumuha ay hindi niya napigilan ang sariling emosyon. Minsan sa buhay niya ay hindi siya nakaranas mapagmulupitan isa man sa mga kasambahay niya o kahit sa sinong tao. Pero heto siya ngayon at pinapagalitan dahil sa kapalpakan niya. Pumatak ang mga luha niya sa gilid ng mga mata. Kaagad niyang pinutol ang emosyon na mamahay sa dibdib niya, pero sadyang mababaw ang mga luha niya kusa lamang ito pumapatak. Kasalanan naman niya ito. Malino naman ang sinabi ko sa'yo na ikaw ang maglilinis ng silid ko. Sinusuway mo ba talaga ako? Hindi na ituloy ni Froilan ang dapat sana nitong sabihin sapagkat kitang-kita nito ang palaglag na luhan sa mga mata ng babae. At kung bakit ito ang nasasaktan ay labis nitong kinaiirita sa sarili. He hated himself because of that. He shouldn't feel that way. Dahil anak ito ng isang taong nagpapatay sa buong pamilya niya. He damnably hates her father to the core. But why he has to felt this way for his daughter? Is he out of his mind already? He found her so lovely weeping and shedding those tears na ito mismo ang may kagagawan. He felt so annoyed and disgust to himself. Seeing her this way makes his heart tightened in disgust. Bakit ang babaeng ito pa ang naging anak ng taong kinamumuhian niya? He wanted to console and comfort her and wipe those tears away using his lips, but for God's sake, he can't just fucking do that. Isa pa ay tuwing bumabalik sa balintatanaw niya, ang kahayupang ginawa ng tauhan ng Don sa pamilya nito ay kaagad na umaapoy sa galit ang dibdib ni Froilan. I'm sorry, sabi ni Reyna na hindi makatingin ng diretso sa binata. Uumpisahan ko ng paglilinis ngayon din. Dagdag pa niya, pero wala siyang nakuhang pagtugon buhat dito dahil lumabas ito ng silid. Sinimula ni Reyna ang paglilinis ng silid ni Froilan habang patuloy sa pagpatak ang mga luha mula sa mga mata. Pwede naman siyang umalis na lang sa mansyon at maghanap ng trabaho, ngunit paano ang kanyang ama? Paano ang paggagamot nito? Hindi niya kayang tustusan ang mga gastusin at bill sa hospital. Dapat ay magpasalamat siya sa lalaki dahil sa kabila ng galit nito ay sa kanya inako ang bayarin sa hospital, at kahit siguro magbanat siya ng buto maghapon ay hindi niya kikitain sa loob ng 3 buwan. Marahil ay stress lamang si Froilan sa palaging mainit ang ulo. Higit pa roon, hindi niya kayang iwan ang asyenda pagkat dito siya lumaki at nag-iisip, at hindi niya kayang iwan ang tahanang kinagisnan niya at ang masasayang alaala nilang mag-anak. Anak, tulungan na kita. Presenta ng Laya Dolores niya mula sa bukana ng pinto. Ayos lang po ako, Nanay Dolores. Kaya ko na po ito. Nakangiting turan niya. Mabilis sa pinahid ang mga luha upang hindi iyon mapansin ng kanyang yaya. Lumapit ang may edad na babae sa dalaga at hinawakan ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hinaplos nito ang maganda mukha ni Reyna. May awa ang Diyos, iha. Manalig ka lang sa kanya.
Hindi naman po ako nawawala ng pananalig sa kanya eh. Alam ko po na sa kabila ng unos, mayroong naghihintay na liwanag. Tugon niya rito. Sinabayan pa ng matamis na ngiti, ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kumusta na nga po pala ang papa? Nasasabik at puno ng pagkabuhay na usisa niya. Bahagyang natigilan ng kanyang yaya. Hindi malaman kung paano ipagtatapat sa dalaga ang tungkol sa tunay na kalagayan ng Don. Nanay Dolores, may problema ho ba? Kinabahang tanong niya. Ha? Wala naman, iha. Nagpakawala muna ito ng hangin sa dibdib bago nagpatuloy. Ang totoo niyan ay hindi pa rin nagkakamali ang Don. Pero wala ka naman dapat na ipag-alala dahil kagaling din ang papa mo. Hindi pa ito handa para ipagtapat sa dalaga ang totoo. Dahil maging siya'y taimtim na nananalangin na sana'y magkaroon ng himala. Susubukan ko pong dalawin ang papa bukas. Miss na miss ko na po siya, Nay Dolores. Sabi nito, ang mga luha'y hindi na itago sa harap ng kanyang yaya. Sige anak, tiyak matutuwa ang papa mo. Alam ko kahit nakapikit ang mga mata ng Don, sigurado naman ako naririnig ka niya. Wika nito napigil ang emosyon upang huwag maiyak. Ang totoo, maihahalin tulad sa patay na buhay ang Don. Kaninang umaga ay tinapat siya ng doktor na tanging oxygen lamang ang nagbibigay buhay sa pasyente. Hindi raw lumalaban ang Don ayon pa sa dok. Humigpi siya na napayakap ng mahigpit sa kanyang yaya Dolores. Ang totoo ay, kanina pa naninikip ang dibdib niya. Gumanti naman ito ng yakap upang payapain at mapanaptag ang kalooban ng dalaga. Nais niyang ipadama dito na hindi ito nag-iisa. Mag-aalas 11 na ng gabi, pero hindi pa nakakauwi ang binatang amo. Pagod siya at nais na niyang magpahinga subalit kabilin-bili na nito na hindi siya pwedeng matulog hanggit hindi ito nakakauwi. Isa pa'y gusto niya itong makausap. Magpapaalam siya rito upang payagan siya nitong dumalaw sa ospital. Sinikap niyang intayin pa ito hanggang alauna ng madaling araw pero wala pa rin si Froilan hanggang sa muli niya nakatulugan ang paghihintay. Sunod-sunod ang ginawang paglagok ni Froilan. Gusto niyang payapayan ang sarili sa emosyong nararamdaman niya para sa dalaga. He wanted to scream and yell of disappointment. He wanted to hurt her but damn because he can't. Higit siyang nasasaktan sa tuwing nakikita niya ang mga luha sa mga mata nito. Muli si Froilan nagsali ng alak sa kopita at tila tubig na muling nilagok iyon. His fisted his hand and clenched his teeth in anger. Hindi siya dapat magkaganito at mas lalong hindi siya dapat makaramdam ng habag para rito. Hindi ni Froilan gusto ito. Higit sa lahat, hindi niya gusto ang inaakto ng sariling katawan sa tuwing nagkakadikit ang katawan nila ng dalaga. Marahas siyang tumayo at lumabas ng mansyon. He could no longer tolerate his feelings dahil hindi maaari. Kailangan niya bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng pamilya niya. Kung kututuusin, napakadali lang para sa kanya na ipapast lang ang Don at ang anak nito. Ngunit hindi sapat ang kamatayan nito para maibsan ang sakit sa dibdib niya. Nais niyang ipalasap dito at ipadama ang galit niya. But there are always strange feelings na palaging humaharam sa kanya upang isagawa ang anumang plano niya. Something bothering you, dude? Lumapit na tanong ni Derek sa kaibigan. Inubos muna ni Froilan ang laman ng kopita bago nito sinagot ang binata. Pampalipas oras lang. Tipid ni Froilan na turan. Well, mukhang lalim ng iniisip mo. Froilan took a deep breath na tumingin sa gawin na Derek. Hindi naman ligid sa kaalaman ng kaibigan ang tungkol sa kanyang paghihikanti laban sa Don. Subalit ang makadama ng damdamin para sa anak ng lalaking kinasusukluman niya'y hindi sakop ng kanyang hangarin. You know what it's all about, don't you? He said, with a fist and furious in his eyes. Sinanyasan niya ang bartender na bigyan pa siya ng isang bote ng alak. You know what? Bakit hindi mo nalang ipaahas sa Diyos ang lahat? I mean, what's the sense of the revenge? Patay na ang mga magulang mo at sisirain mo lang ang buhay ng anak ni Ernesto at mapapahanaw ka pa dahil dyan. Pahayag ni Derek noon pa man tutol na ito sa plano ng kaibigan.
Don't you dare to tell me what to do, dude. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. You wasn't there sa kalupitang ginawa ng mga tauhan ng hayop na yun sa pamilya ko. Kuyom ang magkabilang kamaong sa bulat ni Farilan. Hey, nagkakasiyahan yata kayo dito. Agaw pansin ni Renan. Ramdam nito ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. I know what you felt, dude. But you're not doing right. Hindi makatarungan ang gagawin mo sa kanya. And what the hell is right? Ang hayaan it ibangod na lang sa limot ang lahat. Is that you want me to do, huh? Hindi nakatiis at kunulihan niya ito. Yes, the fact that you have to admit the truth. Galit na ring tura ni Derek. Marahas na kinilas ang kamay ni Freyland. Easy, guys. Everything will be alright. Hindi nyo kailangang humantong sa pagsasakitan. Awat ni Renan na sinadyang pumagitna sa dalawang kaibigan. Batid nitong parehong mataas ang temperatura ng mga ito. I'm warning you. Huwag mo akong pakikialaman sa mga plano ko. Nagtatagis ang mga bagang at nagmamadali itong lumabas ng bar. Napabalikwas ng bangon si Rena mula sa pagkakahiga sa mahabang sofa nang biglang nakarinig ng ingay. Good morning, senyorita. Pasensya na, hindi ko sinasadyang kumuha ng ingay at gisingin ka. Humingi ng dispensa si Ruby. Nakanda na ang almusal mo. May ngiti sa labing dugtong nito. Magandang umaga, Ruby. Si Freyland. Ang kaagad niyang tanong dito na nagmamadaling inayos ang sarili. Huwag kang mag-alala, senyorita. Hindi umuwi ang bakulaw na lalaking iyon. Tura ng kasambahay, kinuha mula sa kanya ang kumot at ito ang nagtupi roon. Sige na, senyorita, mag-almusal ka na, baka parating na rin yun. Salamat, Ruby. Nakangiting tumalima ang dalaga. At tulad ng sinabi ni Ruby, nakahanda na ang kanyang almusal. Kumain ka ng marami, senyorita, nangangayayat ka na eh. Ngumiti lang si Reyna sa sinabing iyon ni Laura. Si Aling Aurora naman ay nagsali ng juice sa baso niya. Nagpapasalamat siya at kahit paano ay hindi nagbabago ang trato ng mga dati nilang kasambahay sa kanya. Magpahinga ka pagkatapos mong kumain, senyorita. Total, wala pa naman si Sarah kami na ang bahala sa mga gawain mo. Sabi rito ni Aling Aurora. Maraming salamat ho sa inyong kabaitan. Nagbabadya ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyo, senyorita. Tinatanaw pa rin namin na malaking utang na loob ang kabaitan at kabutihan na ipinaramdam niyo sa amin at nung iyong mga magulang. Totoo, sa loob na pahayag ni Aling Aurora, hinawakan na rin na ang kamay nito at bahagyang pinisil. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Nagpapasalamat siya at nagkaroon sila ng mabubuting kasambahay na tulad ng mga ito. Nangangalahati pa lang sa plato ang pagkain sa pinggan ni Rena nang bumungad sa pinto si Carding. Magandang umaga ho, senyorita. Magalang nabati ng lalaki bago ito nagpatuloy. Hinihintay po kayo ni Senyorito Nathan sa labas. Dadalaw daw kayo kay Don Ernesto. Umaliwalas ang mukha ni Rena sa sinabing iyon ni Carding. Nabanggit nga sa kanya ni Nathan na dadalaw ito sa hospital at isasabay siya nito, ngunit agad din napawi ang sayang bumahit sa magandang aura niya nang maalala ang habili ni Freyland. Senyorito Nathan, baka mo, abay, kailan dumating ang batang iwon? Kahapon lang po, Aling Aurora. Maagap na sagot ng binata na ngayon ay nakatayo sa bukana ng pinto. Missing me? Piliyong kinindatan ang may edad na babae na tila hindi makapaniwalang naroon nga ang lalaki. Abangan, si Nathan na kaya ang magpapabago sa pagtrato ni Freyland kay Reyna? O ito ang magiging sanhi ng matinding kalupitan ni Freyland sa dalaga?